Well, next vlog is about itong kay Raffy Tulfo. Ako'y natutuwa rito. No, dapat iboboto ko to, pero hindi ko na to binoto dahil alam ko namang maraming boboto rito dahil marami itong natulungan at marami itong na-educate dun sa kanyang advocacy. Well, maganda lang dito kay Senator Raffy. Hindi siya nahihiyang sabihin kung ano yung dapat sabihin. At hindi siya nahihiya kahit may masagasaan. Well, it's the first time in a while na meron tayong senador na walang pake kahit makadebate ngayong kanyang kaparehong senador. Well, yun na nga yun, di ba? Yun lang ang akin kasi, di ba, minsan, yung mga senador, pag tatamaan yung kanilang business venture, medyo ilag sila dyan pag may tumulig sa dyan, di ba? Yung, hindi ko na sasabihin, but yung recent clash niya with fellow senators, para sa akin ha, sa akin lang, sa opinion ko lang, proves na siya para talaga sa tao. Yung mga mamamayan yung pinagtatanggol niya. Kaya no wonder, nanalo siya. Di ba? Yun lang. Ngayon lang kasi ako nakakita ng senador na willing, na, you know, kasi meron dati, pero hindi tuloy-tuloy. Itong kay Senator Raffy Tulfo, tuloy-tuloy yung kanyang, yung kanyang ultimo may masagasaan. Kahit makipag-away na siya, basta na ano niya yung sinasabi niya, tama na. Yung iba is, di ba, except siguro kay late Senator Miriam Defensor Santiago, yun yung pinakalas na nakita kong gano'n, na kahit sino masagasaan. Ito hindi, kaya pala, ang pinaka-recent nito yung ngay Cynthia Villar, yung sa subdivision at saka yung farmland. Di ba? Tama naman yung sinabi ng isang paring vlogger na mas importante naman yung pagkain kaysa sa bahay. Di ba? Ano silbi ng bahay mo kung ano? Kung wala naman titira, di ba? Kasi totoo naman yun na marami ng farmlands yung subdivisions kasi nga binebenta na yung iba dahil sa ina ng agricultural sector dito. May rason naman kung bakit. Kasi ilang dekada nang mahirap yung agrikultura. So yun lang yung ating masasabi sa araw na to. No. I think yun lang. Kaya siguro pagka tatakbo ulit si Senator Raffy, siguro isa na to sa mga senador na iboboto. Hanga lang talaga ako sa tapang na ito. So yun lang po.